Tingnan mo nga naman na nakita na talaga ko ano ang totoong nilalaro ng Hinebra nung nag-iba na ang kanilang import. Ang sinisisi nila yung import na si Tony Bishop. Bukod sa nagpabaya sila sa kanilang 25-point lead, abay panalo na natalo pa. Ang dami nagsasabi, nakabado si Bishop at sa dulo hindi na maasahan dahil panay-pasa na lang. Iba raw talaga si Justin Brownlee. Second update, Keith Jimenez, imbes na unang laro na niya, naabigyan siya ng playing time, minalas pa at agad tinanggal sa court nung nasiko ni Cliff Hodge ang kanyang mata. Bago tayo magpatuloy, kung nais mo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Una, masasabi mo talaga na grabe yung core ng Hinebra. Talagang bigatin at nandyan pa si Ahan Missy. Nasaksihan nga yung ebidensya noong nakalamang sila sa Magnolia up by 25 points. Pero sa pinakadulo, parang umuga ang Hinebra at parang nastagnan sila at napako ang puntos hanggang sa dahan-dahang ginapang ng Magnolia ang kalamangang yun. Tsaka kita mo naman sa Hinebra na nag-relax sila masyado. Alam naman nila na wala silang Justin. Bakit sila nagpabaya? Teka, ngayong talo ang Hinebra, ang sinisi nila yung kanilang import na si Tony Bishop. Yung sinisigaw ng mga tao, ibalik si Justin Brownlee, pabalikin nyo agad. Kung sa bagay, itong import ng Magnolia na si Tyler Bay, ibang klase kasi grabe kung sumalaksak sa loob, which is para sa akin, ito yung sikreto ng Magnolia, kaya sila nakahabol. Kumbaga, hindi sila nagmamadali. Grabe yung athleticism na dala ni Bay na kahit hindi scorer, umabot po sa 27 na kanyang puntos. Tsaka napansin ko ng import nila, hindi yung taga-buhat style. Siya yung parang taga-suporta lang sa core. Yung system ni Coach Chito, involved na involved talaga ang buong Mags community, pati bench players nila. Samantalang si Bishop, nako, hindi mo pwedeng iasa sa kanyang buong kabarangay kasi nagiging kabado siya. Parang sa dulo, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Napansin ko rin na panay-pasa na lang siya at sa free throw na lang bumabawi. Minsan hindi pa nga pumapasok. Hindi mo maintindihan kung talaga bang pure shooter to or talagang kinakabahan lang kasi ang daming fans ng Hinebra, nape-pressure na siya. Madalas din magkamali si Bishop at maraming turnovers. Kung magpapatuloy na ganitong Hinebra, baka mga pass sila at magpapalit na naman ang import kasi si Justin malabo pa talaga sa ngayon. Or baka nahirapan lang talagang Hinebra sa kanilang kinalaban ngayon kasi ang Mags saksakan ng penetration at concentration, hindi sila sumuko hanggang sa dulo. Yung akala mong talo ka na kasi ang layo at parang imposibleng habulin ng Hinebra. Pero wala eh, tawang-tawa ang mga Mags fans sa jeans dahil pinabayaan nila ang kanilang malaking lead. Sa palagay nyo, kung si Justin Brownlee yung import ng Hinebra, mangyayari kaya ito? At mga kuis, dapat bang sisihin sa taon ni Bishop sa pagkatalong to? Hinebra fans, kumalamalang muna kayo. Simula pa lang naman ang laban, talagang sa nilalaro ng Magnolia, sila dapat ang nanalo. Kasi ang solid ng composure nila, iba sa Hinebra na mas madalas pang pasahan. Baka magkakatotoo na tuloy yung sinasabi nila na kapag no Brownlee, no champion. Tara, next update tayo. Keith Jimenez, imbes na magde-debut na, abay agad tinanggal sa court. Nasiko kasi siya ng super defender na si Cliff Hodge. Alam niyo naman itong si Hodge, walang patawad yan, kahit rookie ka pa. O yan, Keith, nagpabautismo ka na sa PBA kasi first time mong magkaganyan. Welcome sa PBA, Keith. Ganyan talaga kapag hindi ka sanay sa mas bigating pisikalan. Makikita sa video nito na dali-dali si Keith pinaalis para magamot ng sugat niya. Siya nga pala, pinaliwanag po ni George Gallen kung bakit di niya pinalaro si Keith sa unang game. Ito po ay paraan raw ng pagrespeto sa Jensen Warriors kasi kaka-release lang niya sa MBBL. Si Keith po ay nabigyan ng 12 minutes playing time at nakakuha ng 2 points, 2 rebounds, 2 dimes at 2 assists. Nabigyan niya ng quality time yung kanyang debut. Mukhang okay naman pala si Keith. Paano pa kaya ako mas mabigyan siya ng up to 20 minutes playing time, diba? Ayon kay George Gallant, nagustuhan niyang energy at liksi ni Keith na hindi nga nagkamaling SMB sa pag-draft sa kanya. Bawi-bawi na lang sa susunod, Keith, kapag gumaling na yung mata mo. Buti nga si Keith ay nabibigyan ng oras sa court, yung alam mo na may tiwala naman palang SMB sa kanya. Kung sa bagay, minor injury lang naman ang natamo niya at sigurado ako na agad siya makakabalik next game. Naku, Keith, hindi pa yan ang abutin mo. Dapat mas pagtibayan pa niyang kanyang loob dahil marami ka pang bigas na sasaingin. Masasanay ka lang yan, Keith, kung katawan mo dapat mabugbog dahil marami ka pang babanggain. Inaasahan na sa next game makakalaro na ulit si Keith at sana naman matuloy na yung kanyang paglalaro hanggang dulo.